Hello guys, so kumusta kayong lahat, no? So ilang araw na lang, no? Pasko na naman, no? Kasi December na ngayon. So guys, no, sa mga nakatanggap ng 13-month pay nila, no? Mas maganda guys, magsimula na kayong mag-business, no? Kaysa naman kung saan-saan nyo daling yan, no? Katulad ng pagpapariban ng buhok, bumili ng mga gadget na hindi naman tumutubo at bumababa pa yung value, at kung ano-ano pa mga bagay na ang tagal na natin na pinagagastosan ng ating 13-month pay, pero wala naman tayo napapala, di ba? So guys, mas maganda, simulan mo na mag-business. Guys, kasi no, naaalala ko ang turo ng ating mga magulang, no? Ang gawin raw natin is mag-aral tayo na mabuti, tapos para makahanap tayo ng maganda ng trabaho. Ngayon, balang araw, pag nakahanap tayo ng magandang trabaho, eh magnegosyo tayo balang araw. Diba? No? So guys, mas maganda, dumiretso ka na agad sa pagninegosyo. Kasi guys, no, iba talaga ang naidudulot ng negosyo sa buhay natin. No? Kasi unang-una, hawak mo ang oras mo. No? Kamukha namin, no? Kung kailan namin gusto mag-print or kung kailan namin gusto mag-close, no? Pwede namin gawin anytime. So guys, no, kung may bala ka magtayo ng printing business mo, no? So ako nga pala si Marlon Ubaldo, no? Matagal na ako sa printing business at sinisigurado ko sa iyo guys, no? Na marami akong maitutulong sa iyo. Ngayon, kung gusto mo matuto ng mga printing business, no? So manood ka lang lagi dito sa my channel ko. At syempre, kung gusto mong bumili ng printing package, no, so pumunta ka lang sa aming FB page, hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shop, no, tapos sabihin mo lang nabibili ka ng mga package, no, sabihin mo lang rin na subscriber ka sa channel ko para bigyan ka ng malaking discount. So guys, no, malamang sa mga gumagamit ng Cameo, no, nagiging problema nyo rin yan, eh, mga kamukha niya, no, papansin nyo hindi siya perfect na circle. Yan yung mga sample lang, mga hindi perfect na circle. Ito rin yung isa sa mga sample yan, no. Pansin nyo sa may baba, malaki siya. So may taas, maliit. Tapos ito guys, oh, yan, oh, mapapansin nyo, yan, oh. So may kaliwa, may green siya, sa may kanan, wala siyang green, no. So mga mali-mali namin nakat yan, no. Yan yung mga dinidikit namin dito sa may pader. Yan, ito pa guys, itong sample na to, yan, oh. Pansin nyo, hindi siya perfect na circle, no. Yan yung mga problema guys, no. Pag gumagamit ka ng Cameo tapos circle cut ang ginagawa mo, no. Yan talaga guys ang nagiging problema natin, no, na madalas sinisisi natin yung Cameo. Bakit hindi pantay yung mga cut niya, no? So yan guys ang susolusyonan natin sa vlog na to. So guys, so sa vlog na ito, no, kamukha nga, no, sinabi ko doon sa may intro, no, kasi guys, napakarami nang bumili sa amin ng Cameo machine, no. So sa mga hindi nakakalam guys, no, nagtitinda kami ng Cameo machine. Yung Cameo machine guys, yan yung malaking tulong, no, para maagawa ka ng mga sticker ng iba't ibang shape, no, kasi guys, hindi ka pwedeng gumawa ng bilog na sticker, no, kung wala kang Cameo. So ito guys, yung nasa likod ko, yan yung Cameo ko, no, kulay white, tapos meron pa akong yung isa kulay black, no. So dalawang kulay yan na available sa amin, no. Kung bibilin mo yan guys sa may Shopee, ang halaga niyan sa may Shopee ay 16,800 pesos. Pero pag sa amin guys, no, pumunta ka lang sa page namin, hanapin mo lang The Printing Shop, tapos sabihin mo lang na subscriber kita sa channel ko. Guys, naka-promo kami ngayon. So hindi to guys panghabang buhay na promo, no. So naka-promo lang to guys hanggang December 25, no. Binibenta lang namin yung Cameo sa halagang 14,595, no. So ang matitipid mo diyan is almost 2,200 pesos compare kung bibili ka sa may Shopee. Diba? Kasi yan kasi ang madalas na pinagkukumpera, no, Shopee or Lazada. Guys, mas mura kami kaysa sa Shopee at kaysa sa Lazada, no. So guys, mas maganda sa amin ka na lang bumili kasi nga unang-una tinuturuan namin kayo guys kung paano mo guys gamitin yung Cameo mo. So sa mga nakabili naman sa amin ng Cameo, no, so may mga nagrereklamo na sinabi nila na, "Sir, sira naman yata 'tong bilili ko sa iyo kasi laging hindi pantay yung cut ko." Guys, yan kasi madalas na sinasabi nila, no. Hindi po sira yung Cameo niyo. Hindi po sira yung nabili niyo, no. Hindi niyo pa lang alam gamitin, no. Hindi niyo pa lang gamay gamitin. Kasi guys, sa una talaga, no, lahat naman tayo guys simula talaga sa beginner, no. Kaya nga simula beginner. So unti-unti natin siyang aaralin, guys, no. Tapos balang araw marirealize yo guys, no, na napakalaking tulong pala ng Cameo sa ating printing business. No, sa una talaga guys, no, may stress ka talaga kasi laging hindi pantay yung cut mo, tapos sabi mo sira yung Cameo mo, at kung ano-ano pa mga sinasabi ng mga tao na tungkol sa Cameo kasi hindi nila ma-perfect yung cut, no, lalong-lalo na guys yung mga circle na cut, no. So guys, sa vlog na ito tuturo ko sa inyo kung paano ba gawing perfect yung circle na cut mo, no. So may mga tips and tricks ako dito na sasabihin dito sa mga vlog na to, no, para makatulong sa printing business mo guys, no, at lalong-lalo na guys, no, kapag yung mga kinakat mo na mga shape is bilog, no. So guys, eto na yung mga tutorial ko, no. So video pasok. Hello guys, no, so kumusta kayo, no? So para makagawa tayo ng ating mga perfect circle using Cameo 4 saka ng Epson na L121, no. So ganito ang gagawin natin. So una, syempre gagawa tayo ng ating layout. So pag inopen niyo guys ang Silhouette Studio, ganito ang magiging itsura niya, no. So mahaba yung kanyang mga registration marks, ganyan, ganyan. So ang unang-una nating gagawin guys is click mo yung view tas registration marks. Yan, so nandito na siya. So ang gagawin niyo guys is itong length
sasagad nyo sa kaliwa. Okay? Tapos itong inset, sasagad nyo rin sa kaliwa. Yan. So, parang malaki yung ating workstation. So, pangalawa guys, syempre maglalagay tayo ng mga bilog. So, i-click mo lang to. Then, click mo tong circle. Yan. Tapos, lagyan mo lang siya ng sukat. No? So, ang pinapagawa ng ating client is 1.5 by 1.5. Yan. So, pag nagawa na natin siya guys, click mo lang dito. Tapos paramihin mo lang siya no, sa pamamagitan ng control tapos arrow key right. Yan. So lalakihan lang natin ng konti. Guys, pag magle-layout kayo no, huwag ganito no. Yan no, yung magkadikit na magkadikit sila no. So lalagyan niyo siya guys ng space. So pindutin niyo lang yung right arrow key no. Mga tatlong beses, 1 2 3. Yan or limang beses, 4 5. Yan. So ganyan guys, lalagyan niyo siya ng space no. Huwag kayong magka-cut ng gano'n no kasi madalas yan pangit yung cut talaga niya pag dikit-dikit siya. So copy lang natin to ulit no. So ililipat natin siya sa kanan. Tapos bilang ka ulit guys ng lima no. 1 2 3 4 5. Yan. So meron na tayong apat. So next gagawin niyo guys no, highlight niyo sila lahat tapos right click, then group tapos control arrow down key. Yan para kopyahin niya ulit. Tapos ito guys, sisiksik mo lang siya dito. Yan para medyo marami tayong magawa. Tapos ganun ulit. Right click, group, control arrow down key. So guys, sisiksik mo lang siya ulit doon. So ang gagawin ulit natin ay palitan lang natin siya. Highlight natin lahat guys, tapos right click ulit, tapos group, control arrow down key ulit. So guys, ang printable area lang talaga para sa mga vinyl no, pag gumagamit ka ng L121 or L120 ay yung ganito 7.4, di pa umabot na 7.5 eh no, 7.4 lang yan. Tapos yung taas is mga 10. So 10 lang guys no. So huwag niyo siyang isasagad din dito no kasi magkakamero niyan guys ng parang smudge pag pinrint niyo. So gagawin natin guys, right click lang natin to, ungroup lang natin. Aalisin lang natin to nasa ilalim. So di-delete lang natin siya. Yan. So ang nagawa natin guys is 4 8 12 16 20, 24, 28. Yan, so meron tayong 28 na bilog. Tapos, katulad nga ng like ko sinasabi guys, no, huwag nyo nga hayaan na itong registration marks nyo sa may pinaka-ilalim ay nandiyan dyan sa may ilalim. No? So, isasagad natin siya dito. So, mas maganda guys, no, yung print nyo, isiksik nyo talaga. So, paano natin siya gagawin guys? So, dito sa may registration marks ulit, gagawin natin advanced options. Then, itong bottom inset. Itong bottom inset na to guys ay, yan, i-slide lang natin papunta doon. Pansin nyo, yung ilalim lang ang tumataas. Yan. So ganyan na magiging itsura niya guys. Ang susunod natin gagawin guys ay i-highlight natin siya lahat, then right click, then group. Okay? So pag nagawa niyo na yan guys, no? So meron na tayong 28 pieces sa circle na 1.5 inches. So doon naman tayo guys sa layout ng ating kliyente. So ito guys, may nagpapagawa sa atin na ganito raw yung kanyang layout. So marami kasi guys na pinipilit nila itong mga layout na to, no? So ang nangyari niyan guys ay hindi to nagiging pantay na cut. Alam niyo bakit? Kasi meron siya ditong guhit, yan, no? Meron siyang line. So yung line na yan guys, no, yan yung isa sa mga dahilan ba't hindi nagiging pantay yung cut, no, kasi halos imposible, no, na talagang maging pantay na pantay mo yan. So ang ginawa namin guys is nag-request na lang kami sa customer na ipaalis na lang natin to, no. So guys, pag may nakita kayong ganyan na line sa may labas, mas maganda guys ipaalis nyo na lang sa customer, no, sabihin nyo na hindi magiging pantay or mahihirap pa maging pantay, no, kasi guys yung iba pinipilit, no, kaya ang nangyari ay marami silang sasayang ng mga vinyl. So ano guys ang mangyayari, no, pag inalis na yung nasa labas, so ganito na siya guys. Yan. So ganyan yung mangyayari sa kanya guys, no, mawawala na yung nasa labas niya. So ito na lang, yung nasa gitna na lang siya. So pag naayos na natin siya guys, no, na inalis na yan dito, so balik tayo dun sa may silhouette studio natin, dun sa may pinaka layout ng kliyente natin, no. So ito siya, pinaalis ko na yung nasa gilid. Gagawin nyo guys is idadrag nyo lang siya papunta dito. Yan, pansin niyo pag dinrag niyo siya, no, lahat na meron na siya, no. Kaya natin siya ginugroup guys para mangyari 'yon. Pag dinrag niyo sa isang circle 'yan, lahat na ng circle is magkakameron na siya. So ganyan lang siya guys, no. Susunod natin guys na gagawin ngayon is ipiprint na natin siya, no. So click lang natin yung print. Print. Tapos syempre preferences. Premium glossy, then high settings, tapos i-okay na natin siya, tapos ipiprint na natin siya. Okay, no. So tingnan natin guys kung anong mangyari sa ating print out. Hello guys, so kumusta kayong lahat? So baka interesado kayo na kumita habang nasa bahay lang, no? Subukan nyo guys ang aming ino-offer, no, na sticker printing business package, no? So ang kinagandahan nga pala guys ng sticker printing business kaya sa ibang printing business, eh ito guys, ang mga kliyente natin dito ay mga negosyante rin o mga online seller. Kasi guys, yung mga negosyante at mga online seller, kailangan nila ng product label. So ang business na ito ay isang pandemic
proof na business. Kasi kahit nasa bahay ka, ay pwede kang kumita ng malaki at paulit-ulit dahil ang mga orders sa'yo ng mga sticker label ay paulit-ulit lang rin. So para makapagsimula ka ng sticker printing business, no? So lahat naman siguro dito ay meron ng laptop o computer sa kanilang mga bahay, no? So ito naman ang mga kailangan mo bukod doon, no? So kailangan mo guys ng laminator, Epson L120, Silhouette Cameo 4, machine cutter, manual cutter, at syempre kailangan mo ng mga supplies at pigment ink. So kung interesado ka magsimula ng iyong sticker printing business at gusto mo mag-avail ng package na to, no? Hanapin mo lang ang aming page sa FB, The Printing Shop. I-message mo lang kami doon at sabihin mo na interesado ka sa sticker printing business. At ito mga maganda, no? Kung subscriber ka sa channel ko, no? Malaking discount ang ibibigay sa'yo doon. At meron nga pala kaming 100,000 na templates for printing, no? Na worth 2,500 pesos. Kapag subscriber kita at nag-avail ka ng package na to, makukuha mo yun na libre. So balik na tayo sa pinapanood mo. So guys, meron pa tayong isang trick, no, para mapantay yung ating circle cut. Ang gagawin natin guys, mag-open lang tayo ulit ng Silhouette Cameo. Then susunod natin gagawin, ganun lang ulit, no. So itong length, isasagad natin sa dulo. Tapos yung inset, sasagad natin sa dulo. Then for example, gagawa tayo ng bilog ulit. Ang gagawin natin na bilog ngayon, yung size ay 3x3. Yan, so 3x3 ang gagawin nating size. So ganun ulit. Nalagyan nyo siya ng space, select all, group, control down, lalagyan nyo ulit ng space, control down ulit, lalagyan nyo ulit ng space. So ganyan, no? So lakihan na natin ng konti. Yan. So para malaman nyo guys, no, nasakto lang inyong printable, no? So gagawin nyo, highlight nyo siya lahat, then group nyo. Pag nag-group nyo na siya guys, titingnan nyo dito, no? So ito dapat, hindi dapat ito lalagpas ng 10. Kasi pag lumagpas ng 10 yan guys, no, mag-i-smudge na sa may ilalim ang print niyan. So ang pinakahaba nito mula dito hanggang dito is 10 yan. Okay? So ang gagawin natin ulit, advanced options, then bottom inset. So isasagad lang natin siya ulit dito. Yan, ganyan. Tapos susunod natin gagawin guys is idadrag na natin dito yung ating layout. So for example guys, no, itong ating logo ng printing shop. So gagawin natin guys is idadrag natin siya doon. Yan. So para maging pantay ang cut natin guys, no, so meron tayong dalawang option. Una, lalagyan natin siya ng internal offset. Pangalawa, lalagyan natin siya ng external na bleeding na tinatawag. So ang gagawin natin guys, so kiklik lang natin siya, then kiklik natin tong star sa may gilid. Yan. So lalabas tong offset na window. Tapos gagawin natin guys, internal na offset. Yan. So mapapansin nyo, meron siyang bilog sa loob. So yan yung ikakat ng ating cameo guys, no. So pwede yung ganyan, or kung gusto nyo talaga na ganito siya kalaki, ang gagawin natin ay click mo lang tong offset. Yan. So magkakameron siya ng bleeding sa may labas. Tapos dilitan lang natin siya mga 0.05. So pag nakita nyo na guys na meron na siyang linya sa labas, ang gagawin nyo guys, huwag nyo muna siyang gagalawin. Ang gagawin nyo sa keyboard nyo is control, then click nyo yung pinakaloob nito. For example, ito black. Yan. So mapapansin nyo, meron na siyang black sa may labas. Yan. So papakita ko sa inyo, no. I-click natin tong send. Makikita nyo naman dito yung pinaka-logic nito, iba natin 'to ginagawa. So papansin nyo guys, no, dalawa yung cut marks niya, isa sa loob sa isa sa labas. So ang kailangan natin ngayon guys na cut is yung nasa loob. Okay, no. So ang gagawin natin, naalisin natin yung cut marks sa may labas. So i-click mo lang siya, then no cut. Yan, click natin lahat, no cut. Ito rin, click natin, tapos no cut. Click natin no cut. Yan. So guys, so kung napansin nyo, no, nasa loob yung cut niya. Tapos meron siyang pasobra sa labas, no. Kasi yan yung guys yung magiging ilusyon para maging bukong perfect cut yung ating circle, no. Kasi pag puti pa rin tong labas na to, pag kinat natin yan, ang mangyari diyan guys is pag sumobra yung cut natin, na talaga namang nangyayari naman na hindi naman talaga naiiwasan is magkakameron siya ng puti dito. So pag nasa loob yung cut natin, meron siyang bleeding sa may labas, hindi na mapapansin na hindi perfect talaga yung cut, no. Kasi nga pag kinat mo siya dito, sumobra ng konti, itim pa rin siya. Okay, so try na natin tong i-print. So ito na guys yung ating print out na ginawa natin. Yan, kung mapapansin nyo, wala na yung circle, no, na color gold sa may labas niya, no. So pinaalis natin sa customer natin yun, no, para hindi tayo masayangan ng vinil. No, kasi pag pinilit natin yun guys, mangyari yan is hindi pantay-pantay yung mga cut natin. So syempre guys, no, pag na-print na natin, gagawin natin is ilalaminate natin siya using our photo top, no, para maging waterproof siya lalo at maging scratch proof siya. So sa mga hindi ulit nakakaalam, no, paano mag-laminate ng photo top, so ito, susuksok mo lang dito. Then i-run mo lang siya saglit. Wala pang isang segundo. Yan, tapos gagawin natin is ibabalatan natin siya. Yan, tapos sasagad mo siya hanggang sa dulo. Tapos ito guys, ilalagay natin siya dito. So lalagyan mo ng sobra dito, banda dito. Kaya papakita ko sa inyo guys, no, bakit hindi pantay yung aking pag-laminate, no. So may sobra siya dito guys. Mga ganito kaliit.
Tapos i-run mo lang siya. So guys, next natin itong aking ginawang logo namin, no? So ilalaminate rin natin siya. So ganun lang ulit, no? Saksok mo lang ng konti, click run, mabilis lang. Then balatan mo lang to. Sagad mo lang siya hanggang sa dulo. Then ito guys, papasok natin siya dito. So lalagyan mo ulit ng space dito. So guys, ang susunod natin gagawin is i-cut na natin siya, no? So pero bago natin siya i-cut, no? So ilalagay lang natin siya dito sa may cutting mat natin. So ito yung sinasabi ko sa inyo guys, no? May pasobra dito. So, dito yung walang pasobra. So bakit ko ginanyan guys, no? Kasi kung mapapansin nyo itong cutting mat ko, yan, wala na yan dikit. Talagang zero na siya. Yan, no? Wala na siya talaga siyang dikit, no? So parang mat na lang siya na wala na siyang adhesive, no? So yung kasi yung problema ng iba, no? Palitro sila ng palit ng cutting mat, no? So ito guys, ang isa sa mga trick para hindi ka na magpalit ng cutting mat, no? Ang gagawin mo lang guys is pag nilagay mo siya ng photo top, lalagay mo siya ng pasobra dito. So para pag inalis natin siya, yan, tapos nilagay natin siya dito sa may cutting mat natin. Yan, itong nasa taas na to, ito yung maghisilbing scotch tape natin. 'Di ba? Kasi minsan nilalagay niyo na scotch tape. Sino sa may gilid ring guys, yan. Yan. So nakadikit na siya. So hindi na natin kailangan ng adhesive nito, no. So mangyari niyan guys, itong pinaka mat niyo ay magiging immortal na yan, no. So hindi niyo na siya kailangan palitan kahit kailan. Ayos. So guys, syempre sasalang na natin siya sa ating cameo, then ikakat na natin siya. Okay, press lang natin tong send para mag-cut siya. Ang susunod naman natin itong ating logo, yan yung merong bleeding sa may labas. So pero bago yan, no, kung mapapansin nyo, medyo nakalutang yung ating cutting mat kasi guys, ilagyan ko siya dito ng sandalan. Guys, ito pa ang isa sa mga dahilan, no, para maging pantay yung cut mo. Kasi pag inalis mo to, ito guys yung sandalan ng paper feeder, no, ng Epson na L121. Kasi pag inalis mo siya guys, no, mapapansin nyo, yan, no, nakalaylay siya. Yan, kasi pag nakalaylay yan guys, no, isa rin yan sa mga main cause kung bakit hindi bantay nagiging cut natin, no, kasi dapat nakaganyan yan. So ang pwede mong gawin guys, no, itong ating paper tray, so ilalagay mo siya dito. Yan, nilagyan ko siya ng tape, no, para mas tumibay siya. So pag nilagay mo na yung ating cutting mat dyan, yan, kung mapapansin nyo guys, no, nakalutang na siya or pantay na siya dito. So yan guys, isa rin yan sa mga trick, no, para maging perfect cut ang inyong mga kinakat sa may cameo, no. So gagawin natin guys is ikakat na natin tong ating logo na bilog na meron siyang bleeding sa may labas. So isend lang natin siya sa cameo. So ito na guys yung ating nakat na 1.5 inches. So try natin siyang alisin sa ating cutting mat. So, kung papansin nyo guys, no, you know, perfect na perfect circle siya. Pero sa totoo niyan, hindi naman talaga perfect na circle niya, no. Ginawan lang natin guys ng trick, no, para maging perfect circle siya. So, ito naman guys yung ating logo na lalagyan natin ng bleeding sa may labas. Yung sinabi ko sa inyo na pag may sumobra siya ng cut, itim pa rin siya. So, tingnan nyo to, ha. Yan, kung papansin nyo guys, no, meron siyang pasobra talaga sa labas. Yan, pag inalis natin siya. Yan guys, oh, may mga sobra siya sa labas. Diba? So para maging perfect circle rin siya guys, no? Kasi pag may sumobra siya ng cut, hindi siya magiging puti yung labas niya. Okay? So guys, kung nagustuhan mo naman ang video na to, no, huwag mo naman kakalimutan mag-subscribe sa channel ko. Siyempre, like mo na rin ang video na to at turn on mo na rin ang notification bell para lagi kang updated pag may mga bagong gawa ng mga tutorial na kamukha nito na mapapakinabangan mo sa printing business mo, no? At kung may mga tanong ka, question, suggestion, no? So guys, i-comment down below mo, huwag ka mahihiya, no? Lahat yan sinasagot ko kayo, paulit-ulit yung mga tanong nyo. Paulit-ulit kong sinasagot yan, no? At saka inaanyayahan ko kayo guys, no, na mag-join dito sa channel ko, no? So lahat ng video ko guys, no, meron dyan sa may ilalim na nakalagay na join button, no? Pag kinlik mo yan guys, no, gabayad ka lang ng 25 pesos. So, sobrang mura lang yan guys, no, compare sa matututunan mo dito sa my channel ko. At sya nga pala guys, no, almost 50,000 subscriber na tayo, no. So kung merong products or services na tingin mo na makakatulong kami, no, para i-promote dyan, so email mo lang kami guys, no, theprintingshock@gmail.com, no. Tapos magbigay ka lang ng proposal, no, kung paano tayo pareho may kinabang. So maraming salamat ulit sa inyong lahat, no. See you on my next video at bye bye. The Printing Shock. July, love, ice na sulit pa. July, love.